ng spaghetti. Pero ang gagamitin nating pasta ay spaghetti squash. So first time kong gagawin ito kasi usually ang ginagamit ko ay yung mga regular na pasta na nabibili sa market. So ngayon gagamitin natin yung gulay. Isa siyang klase ng kalabasa. Marami palang klase ng kalabasa. So hindi ito yung klase na ginagamit natin para sa pakbet or sa ginugulay o ginisyon ng ulam natin sa Pilipinas. So ito, usually ginagamit talaga siya as substitute, healthy substitute sa pasta para sa spaghetti. So ito. Tutusukin lang natin ng tinidor yung likod. Lang natin yung oven. Oven sa 400 degrees. Yan. Ito na po sila. Then, ilalagay lang po natin siya sa oven. Bake natin siya ng 30 to 40 minutes. Depende kung pagbalambot na siya. Tsaka medyo brownish na. So, dyan muna natin. O, yan. Yan, malambot na siya. Yan, malambot na siya. Kasi yung anong klaseng spaghetti sauce yung gagamitin ko. Ako ang preferred ng family namin, yung sweet style na spaghetti sauce na may konting sausage and ground beef. Yun. So, ilalagay lang yung sauce yung baboy.
carrot, squash na binig natin kanina. Then, mag-grate lang tayo ng yung preferred na cheese nyo, ang cheddar cheese nyo. Grate lang, lagay natin sa ibabaw. Tapos, ibibake ulit natin sila siguro mga 350 degrees sa oven until mag-bubble yung cheese and pwede na siya bubble na yung cheese niya, pwede na natin siyang kunin kasi baka ma-overcook din. Ayan, ito na po ang ating spaghetti squash or baked spaghetti squash. So, pwede natin siya lagyan ng konting dried parsley sa ibabaw. Yan na siya. So, tingnan natin kung magugustuhan ni Zeke. Yes! Taste it. Ang maganda dito, gulay. Gulay yung pasta niya. So, mas healthy siya kaysa doon sa carb. Doon sa usually ginagamit natin. How is it? Okay? Sick? Okay? Okay!